At meron tayong mga update mula naman sa PAGASA. Ang latest bulletin para sa Bagyong Enteng mula sa ating PAGASA weather forecaster, si Miss Veronica Torres. Hi, ma'am. Hello po, magandang hapon po sa inyo, pati na rin sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan nga, or kanina alauna ng hapon, yung sentro netong si Enteng ay nasa may coastal waters na. Nakasiguran Aurora, ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 85 kilometers per hour malapit sa sentro at pugso na abot sa 105 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong Hilaga, Hilagang Kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Dahil nga rito ay meron tayong tropical cyclone wind signal number 2 sa may Ilocos Norte, Apayao, eastern portion ng Kalinga, Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, Isabela, Quirino, northern portion ng Aurora, Polillo Islands, at ang northern portion ng Camarines Norte. Signal number 1 naman sa may Batanes, Ilocos Sur, La Union, eastern portion ng Pangasinan, sa may Abra, nalalabing bahagi ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Aurora, Nueva Ecija, eastern portion ng Pampanga, eastern portion ng Bulacan, Metro Manila, nalalabing bahagi ng Quezon, Rizal, Laguna, eastern portion ng Batangas, Marinduque, nilalabing bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Meron din naman tayong bakataa or meron tayong mga heavy rainfall na nakikita caused by Tropical Storm Enteng at 100 to 200 millimeters of rain for today sa hilagang bahagi ng Quezon, kabilang na nga ang Polillo Islands, Isabela, Aurora, Cagayan, Zambales, kanlurang bahagi ng Pangasinan, 50 to 100 millimeters of rain naman sa gitnang bahagi ng mainland Quezon, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Bulacan, Bataan, Nueva Ecija, nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. Nakikita nga natin na posible nang lumabas itong si Enteng ng ating Philippine Area of Responsibility by Wednesday, September 4 ng tanghali o ng gabi. Landfall scenario nga natin ay posible sa may northern portion ng Aurora in the next 3 hours. At yan po muna ang latest mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Ma'am Veronica. Yeah. Ma'am Veronica, mas bumagal ba ang takbo ng Bagyong Enteng ngayon? Nasa 20 kilometers per hour lang? Ngayon ay nasa 20 kilometers per hour. So okay, yung bilis naman na ito ay hindi naman natin kinoconsider na mabagal. Usually kapag mga 5 kilometers per hour ay yung mabagal po. So okay pa ito, hindi pa ito magdadump ng maraming ulan ng tubig? Although posible pa rin naman po tayong makaranas ng mga paulan, medyo regardless sa kanyang bilis. So nakikita din kasi natin sa ating outlook na 100 to 200 millimeters yung mga pag-ulan sa ilang bahagi nga ng Quezon, sa may Aurora, Isabela, Cagayan, Zambales at the western section ng Pangasinan. So ito yung may mga heavy to intense na rains na 50 to 100 sa gitnang bahagi ng mainland Quezon, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Bulacan, Bataan, Nueva Ecija, nalalabing bahagi na Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. And then maliban nga sa mga paulan itong si Enteng, posible din nga din magpaulan itong habagat na enhanced by Enteng. Okay, maraming salamat Miss Veronica Torres mula sa PAGASA Weather Forecast Station. Mas marami pang tips para ligtas dapat, subscribe na sa Teleradyo Servicio YouTube channel.